Welcome back mga boss, kumusta? Sa araw na ito ay pupunta po tayo ng bukid para i-prepare yung pagtataniman natin ng kamuting kahoy. Pero bago po yun ay magpapakain po muna tayo sa ating mga alagang manok, itik at pato. At magbibigay din po ako sa inyo ng tip. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo na pagkain. Ito po yun, yung katawan ng saging, barani kung sa amin, yung kangkong, saka yung madre de agua. Napakalaking tulong po nito sa atin mga boss, lalong-lalo na po kung napakarami po nating mga alaga. Tulad ng sinabi ko sa inyo nung mga nakarang video, ay tatatarin lang po natin ng pinong-pino para maging suwabi po yung kanilang pagkain. Tapos halo-haloin lang po natin ng ganito. Tingnan nyo po mga boss kung gaano po ito karami. Kung itatapat po natin sa crumbles, sa palagay po ninyo ilang kilo po kaya yung ganito karami ng crumbles. So napakalaking tulong po nito para sa atin mga boss. Ito po ay nakukuha lang po natin sa bukid, yung lalong-lalo na po yung katawan ng saging. Pero yung madre de agua ay kailangan po talaga natin yung itanim. Saka yung kangkong, yung iba nagtatanim, yung iba naman nakukuha po sa kalayan. Ang tip ko sa inyo ngayon mga boss ay huwag po tayo magpapakain ng luma. So ibig sabihin, pag nagpakain po tayo ng mga ganito, is dapat bagong hiwa po, bagong gawa natin. Huwag tayo magpapakain ng gagawin natin sa gabi, tapos papakain natin sa umaga. Kailangan lagi pong sariwa mga boss, kasi katulad lang po yan ng tao. Pag pinakain po natin ng panis, ay hindi po natin alam kung ano mangyayari sa kanila. Bis na nakatipid po tayo, baka magkasakit ka po yung ating mga alaga. Kaya ang advice ko sa inyo mga boss at tip, pagpakain po tayo lagi ng mga sariwa sa ating mga alaga. Ito po yung crumbles mga boss. Isang kilo lang po ito. Pero nagiging dalawa po itong pagkain nila. Isa sa umaga ay kalahati sa umaga at saka kalahati sa hapon. Isipin po ninyo kung gaano po tayo nakakatipid. Yung kalahati ngayon is ihahalo po natin para pagkain po nila sa umaga. Lakit po muna natin ang likot. So hindi nga siya nang lahati. Konti lang yung linagay ko. Ayan po mga boss. Haluin lang natin siyempre ng maayos. Yung iba baka magtanong, bakit kailangan palagyan ng crumbles? Siyempre katulad lang din niya ng tao. Hindi naman tayo kakain pag walang ulam. So yung crumbles, kumbaga sa tao, pinakaulam po yan nila mga boss. Yun ang purpose kaya linalagyan pa natin ng crumbles. So doon po natin sila pakakainin sa pakainan nila talikod kay Siminto yun.
Nandito po kasi yung isa kong pato. Naglilimlim. So hindi siya makakain ngayon. Tingnan nyo mga boss kung gaano po sila katatakaw kumain. Kung puro crumbos lang po yung papakain natin, kukulangin po sa kanila yung 3 kilo. Kaya napakalaking tulong po ng mga ganitong pagkain. Saka pag puro feeds lang o crumbles yung ating papakain sa kanila, hindi po sila mabubusog ng husto. Ayan, bibigay naman natin to sa mga manok. So ngayon mga boss, kaya konti lang yung linagay ko ng crumbles doon sa pagkapakain ko sa mga itik at pato. Dadagdagan naman natin ng kaunti yung para sa manok. Mas marti po kasi ang mga manok kaysa mga pato at itik. Ganun lang ako magpakain sa kanila mga boss. Hindi ko na linalagay sa lagayan dahil lagi naman po nilang ubos. Tingnan nyo naman kung gaano sila katataka. Akala mo adobo yung kanilang ulam. So ito mga boss, ito sila yung aking mga paitlogin. 7 piraso sila. Patapon. Ayun naman po mga boss yung itlog ng aking pato. Ayan.
umpisa lang niya ng limang baby, pero nangitlog siya kagad, naglimlim siya kagad. So ayan mga boss, tapos na tayong magpakain sa ating mga alagang manok, itik at pato. Tapos na yung obligasyon natin. So bago ako tuluyang pumunta sa bukid, is kakain muna ako para mayroong lakas. Unti lang para hindi mabigit sa tiyan. Mas mabuti pa nga yung aking mga alaga, marami silang ulam, pero ako ito lang. Pero okay na yan mga boss, talo-talo na yan. Ganito talaga ang buhay sa probinsya, minsan sagana, minsan hindi. So ayan mga boss, nandito na tayo sa bukid, yung ipiprepare natin na pagtataniman ng kamuting kahoy. Ito po yun mga boss. Ito po yun yung ipiprepare ko, lilinisin ko para pagtaniman ng kamuting kahoy. Ito po dati yung pinagtaniman ko po ng talong at saka munggo. So ngayon, kamuting kahoy naman po yung aking itatanim. Para pag nakapag-harvest na, gagawa po kami ng puto. So bago tayo magsimula, hahanapin ko po muna yung aking misis. Hahatid ko po muna itong kanyang almusal. Tapos yan. Yeah. Ito naman po yung mga palay na tanim ng ate ko. Diba ito? Nandoon siguro sa taas yung aking misis. Doon sa mga sitaw puntahan natin. Ah, tumakain mo. So ayan mga boss. Nandoon yung napakasiksikong misis. Natapos na niyang damuhan yung sitaw. Napakasipag niyan mga boss. Umaga pa nandito na yan. Lininis namin yung sitaw kasi mag-a-apply uli ako ng fertilizer para baka sakali makapagbinta pa kami. Nag-harvest siya ngayon mga boss. Ayan. Yung kanyang almusal doon lang sa bahay. Kaya muna dito lang, kaya muna. Dali, baka pumayat ka. Thank you.
sarap na. Nakaupo. So yan mga boss. Kumakain na yung aking misis. Ayan. Nagutom daw siya. Muntik nang pumayat. Oh. Ito po yung naharvest niyang sitaw. Ayan. Hindi pa siya tapos magharvest boss. Marami pa daw. Ito yung aking camera girl. Ayaw magpakita ng mukha. Papakita daw siya ng mukha pagdating ng tamang panahon. So ayan mga boss. Magsisimula na tayo maglinis ng ating pagtataniman ng ating kamuting kahoy. Napakain ko na yung aking mga alagang manok. Napakain ko na rin yung aking misis. Okay na. Magsisimula na tayo maglinis ng pagtataniman natin ng ating kamuting kahoy. Basta wait pa, pati ako. So ayan mga boss, magsisimula na talaga tayo. Simula ng doon. Hanggang alas 3 minuto lang tayo mga boss. Dahil pagdating ng alas 8, mayroon po kami yung pagtamba. So i-update ko na lang po kayo mga boss kung gaano po ka luwag yung ating matatapos sa araw na ito hanggang alas 3 minuto. Stress na. Hanggang dito lang muna yung ating paggawa. Kasi may pagsamba po kami ng alas 6. Hindi natin kailangan magpirasa dahil wala naman tayong amo. Wala naman tayong amo dito sa lugar na to. Ayan. Yung nakita nyo, yun po yung aking nagawa mula alas 10 hanggang ngayong alas 3. Maliit lang. Maiksi lang dahil ano lang tayo, yung alalay lang. So, maraming salamat boss sa inyong panonood at sa suporta po ninyo sa aking channel. Sana huwag po kayo magsasawa. Bago po dito sa ating channel, sana i-subscribe muna at i-like mo yung video na ito. I-click mo yung bell notification. Select nyo po yung all para lagi po kayong manonotify kung mayroon po akong mga bagong upload na video. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Ako si Melvin at ito ang aking TV.